Good morning, good afternoon, good evening everyone. Magandang happy weekend, no? Magandang araw sa inyong lahat. Nakapagpahinga na ba kayo? Yung iba may namaraton, huwag niyong mamaraton. Baka mamaga yung mata ninyo. Okay lang. Kamusta sa inyong lahat? Maganda yung title natin, ha? Video 53 of Pinoy Survivor, Day of the Jackal. Okay, sa Tagalog eh, araw ni Paring Jim. Wala naman yun. Okay, bakit Day of the Jackal? Kasi feeling kong ano ako eh. Feeling kong ako si Bruce Willis eh. Wala pa naman noon si Bruce Willis eh, na ano, yung palabas na yun. Kailan ba yun? Mas recent yun eh. Ito, 1989. So, nung, ewan ko kung ano, ganda ng panaginip ko. Wow, may disclaimer ka agad. Ganda ng panaginip ko. So, matapos yung military exercise sa na maraming sinirang karir sa mga kasama ko, nandun pa rin yung question mark, no, na ano ba talaga yun? Eh, sinasabi nila, kudeta daw yun eh. So, wala, hindi ko talaga alam bakit Aguinaldo yung naging target eh. May sumagot nga pala sa akin na isang kasamahan na kabady. And normal daw na target yung ano, yung military installation tsaka ano, yung mobile si Cory, pwede siyang makawala. Hindi, yeah, yun nga ang punto eh. kaya ka nga kung it was a coup, and supposed to be you get the person in power, di ba? Yun yung ano. So, what's the point na atakihin mo yung Aguinaldo? Eh, yung person in power nandun sa Malacanang. It would have been best nga kung may kanyong ka, may mortar ka, may aeroplano ka, tora-tora nga, tsaka yung mga Sikorsky, eh, it would have been best kung lahat yun, eh, binomba mo yung Malacanang, eh. O, at that time na, yung first strike pa, this November 30, o kaya alas 5 o alas 6 yung nag-aagaw liwanag, alas 6 day 1 December 1 yeah. Doon pa lang ano na eh, tapos na eh. O di wala, hindi makareak, hindi nga nakareak agad yung gobyerno nung ano, nung December 1. Anyway, yan. So, it was not meant to be. God is in control. It was not meant to be. And history books will write it the way it was written. Talo. tapos nun, nakakayak yun. Na nagkaganon. And then, na-disband yung Ranger Regiment. Ayun, na-disband. Kaya ako galit na galit eh. Kasi wala naman sa usapan yung i-disband eh. Ang usapan, ano eh. It will, as if nothing happened. Colonel Galvez will take all responsibility. Siya ay makulong. Pero hindi. Walang weight yung pinag-usapan doon sa Makati eh. Pagpasok sa Aguinaldo, sa Bonifacio, kulong lahat. Nakakainis din. So ito na, din naglabas nga ako ng firearms, di ba? Tapos na-report pa ako. Merong isang enterprising na Captain De La Cruz. May nagtanong nga pala ano yung first name niya. Hindi ko, De Juan. Captain Juan De La Cruz. Eh, yung buong pangalan niya, yun yung ano niya, AKA niya.
Tinatanong na isa nating commenter. Hello. Kung ano daw yung first name. Gustong hulaan eh. Naintindihan ko yung ano nyo. Tsaka nga pala, pagka kinocode ko yung mga pangalan, si kunyari, si Lieutenant Alpha, si Lieutenant, huwag nyong masisira ulo ninyo. Not necessarily yun yung first letter ng pangalan nila. Hindi ako ganun na mababaw mag-code ng mga pangalan. So do not waste your time na thinking kung sino kaya yung Lieutenant Papa, Lieutenant Sierra, Lieutenant November. Mahihilo kayo kakaisip kasi hindi naman yun yung mga first letter ng pangalan nila. hindi yun yung first level ng intelligence. Oh, yung doon tayo sa medyo mas mataas na intelligence. Yung pang IQ na 140 pataas ba? Doon tayo banda. So you do not track your head na when I say it's a Lieutenant Papa, it's it's Padua. Mamimislead kayo. It's not Padua. Merong pangalang Padua, but mamimislead kayo. Pagka merong sinabi kong Juliet, sabihin nyo, si Lieutenant Hardin o si Harke, hindi. Not really. Lieutenant November. Pagka sinabi ko yung pangalan, kunyari si Boy Bakuna, di yun yun. Si Boy Bakuna talaga yun. Tapos ano, kasi identified sila eh. Mga identified naman. Tsaka ano, no amount. Chief of staff. Naging chief of staff yung mama eh. No amount. Si Dudong Paon eh, yun. Actual ng mga ano. So, nakuha ko yung mga barrel, yung mga gamit, mga personal. Tapos pinatanggal ko na. Pinalagay ko na sa tatlong safe house. Naiwan yung ibang baril sa akin kasi meron ng pre-arrange na they will claim it. Para akong naging redemption center. Kukunin sa akin yung mga baril nila sa para akong package counter ng SM eh. Pupunta sa akin, pupunta daw yung mga nag-UG, yung mga nag-underground, yung di sumama doon sa marcha. Kasi alam nila, makukulong sila, baka makulong. O, nagbaka sakali. Nag-UG sila, Sir Abe, Major Abe, di na sumama. Ang kasama doon sa marcha ng mga senior, si Colonel Galvez, tapos yung mga middle grade officers sila Captain Danny Lim at saka yung ibang kapitan doon sila Bonifacio, yun yung G1 ng FSRR. Nung nagne-negotiate nga yung unang tanong niya kaya nga bigay bagsak lahat ng lahat ng kasi yung unang tanong niya nung nakikipag-usap kay General Enrile, sir, ang pwede bang yung mga benefits ng mga sundalo yun yung bungad niya eh. Talagang pampersonal siya eh. HR ba? Yun ang tanong niya. Di syempre, binigay. And then, sunod-sunod na yung mga opisyal na nagbigayan na ano yung mga gusto nilang hilingin. At na-mention doon yung hindi sana ma-disband yung Ranger Regiment. And it was We said yes na hindi madi-disband. So, sa akin na yung mga barrel, pinakukuha yung barrel ni Private Tino, kinuha na niya. Ngayon, nagkaroon ng issue pa nga doon sa mga beng-beng kasi yung iba, pito daw yung magazine nila nung Galil, si Lieutenant Sierra. Lieutenant Sierra. Sabi niya, pito daw yung magazine, bakit apat lang daw yung nakuha? Sabi ko, may malay ko. Tapos sa lumabas, pinag-interesan ko raw. Sabi ko, ba't ko pag-interesin yung mga magazine ninyo eh? Ang dami kong magazine. Dalawa-dalawa yung galil ko eh. Isang mahaba, isang officer model eh. Tapos ang pinagsasabi, pinag-interesan ko daw. Samantalang ang daming mga galil doon, may mga naunang kumuha, siguro,
Yung iba, kumuha ng sobra dun sa ano, sa, kunyari, ang binigay mo lang, 5. Ebe, pagkabalik mo, kumuha ka ng 7. E di siyempre, kulang ng 2. E ilan yung, ano, kaya si Juliet ba yun? Sierra. Si Lieutenant Sierra, sinasabi, kulang daw yung magazine niya. 7 daw yung pinabigay niya. Eh, ang punto nga, nilabas na nga ng tao, nilabas ko na nga, tapos nun, aangasan pa ako, pagbibintangan pa ako, ninakaw ko yung, itong mga tao talaga, pagbibintangan pang, pinag-interesan ko. So, para wala nang usapan, ibinigay ko yung sarili kong magazine. Para wala nang ano, wala nang, timing na. Oh, 7, oh sige, ilan lang yun sa'yo? 4, oh ito pa 3, oh de 7. Nakakainis talaga yung ganong ano. Well, anyway, yung pati yung ano, yung usi ni Captain Danny Lim, nawawala rin. Nawawala rin. Yung pala, binenta yata nung ano, nung kumuha. Yung, kasi napasama dun sa ano, siya na rin bahala magbigay. Eh tapos, nung tinawagan ako ni ma'am, nung misis, hindi daw nila pa nakukuha. Sabi ko, nandun kaya no. Lieutenant Juliet. Yun na sabi ko nun eh. Kay Lieutenant Juliet, kinuha ni Lieutenant Juliet, tapos nun sabi niya, siya na magbibigay. Kapitbahay ko lang nga si Captain Lim. Kapitbahay ko lang. Mga siguro a good 60 meters away from my house na tinitiran. Tapos nun sabi wala daw binibigay sa kanila. Tapos ang later on na kumakalat pa sa ano sa grupo, pinagbebenta ko raw yung mga armas. Ang pusa talaga oh. Ang walang ya talaga ng mga intrigero. Grabe. Grabe ng mga super inggit yata o whatever, ewan ko, basta ganun yung nadinig kong kwento eh. May mga loyal din naman sa akin, kinukwento sa akin. Anyway, nag-isip ako, mali yung ginawa, mali. Wrong tactical plan, strategic plan niya, mali. Yung tactical plan, the way it was executed, mali. Ang daming mali eh. Usap-usapan na lang ng mga tao. Sama ka, sa inuman o whatever. Mali. Ang dami ng commit. Yung una ko sinasabi na if only na, in-identify na lang sana yung mga target and then pinag isa-isang inano, isa-isang tinarget, no? Ako nga sana, meron akong mga bata, di ba? Yung usapan, yung tanungan ni General, who will assassinate the assassins? Tapos, naubos, wala nang assassin. Ngayon, ang tanong namin, who will assassinate the asshole who caused all this? Sino ba yung asshole? Kayo na lang mag-isip nun. Kayo na lang mag-isip. So, ura-urada, meron ako 90RR, hindi ko na muna dinispose yung 90RR, tinago ko. May bala. Hit yata yung bala nun. High explosive anti-tank. Yun yata ang bala nun. Kasi nakakapatay ng ng B-150. Tapos, feeling ko, kung failure tong mga RAM, failure yung pagkakatirada nila. I wanted to prove a point. Sige nga, ako nga, ako ang gagawa. And then, biglang ang bad ko talaga, biglang nag-isip ako na upakan yung government official.
So, ano, pinostingan ko. Alam ko naman yung ano eh, yung route. Alam ko yung route na niya, alam ko yung timing, alam ko yung, alam ko lahat yon. Kasi nung ko pa iniisip yun eh, na maraming sinirang karir itong mama na ito, itong government official yan. Government official. Para ano, may question ko sino siya, kayo mag-isip. Itong government official na to, may mga kasama akong kaibigan lagi eh. Yun, pinag-iisipan ko pa yun eh, kung paano eh. Pero, si Mr. ano, pangalan, iko-code ko. Parehong inchik. Itong government official, may kasamang parehong inchik. Si Mr. Uy at saka Mr. Kua. Oh, yan. Pareho kong kilala. Pareho kong kaibigan. Nag-alternate ito eh, na magkasama itong government official. So, inisip ko kung babanatan ko ito, ganun ba, madadama yung isa. So, ang tagal kong inaano sa system ko, yung collateral damage, yung collateral ano, effect nung action. Inisip ko, hanggang sa after nung nangyari lahat yung ano na yan, yung military exercise na yan, resulted to failure, which further resulted to makulong silang lahat, ma-disband yung Ranger Regiment, tapos noon, parang sila ngayon yung mga ano, taas noo, na nag-ano pa, nagkakaroon pa ng ano tawag doon, ng parang panahon ng hapon. Kung meron lang ano yung ilaw na green or red, o ikaw ba, ano ka ba, sympathizer ka? Iilaw ng green. O sympathizer, o ikulong to, parang ganoon eh. Nagsunahan noon sa armed forces. Talagang sunahan. Kaya nauso ngayon yung sipsipan. Kaya ganun. Kaya, which led na na-report nga ako. So, I don't know how you would think about me, pero I'm just sharing my dream. O, kita mo, may dream. May masamang panaginip ko. I'm just sharing yung naisip ko. Ano eh, spontaneous eh. Parang all of a sudden, I had that feeling na ano, who will assassinate the asshole? Wala, nakakulong lahat. Tapos, may comment pa yung mista ko. Ba't ikaw, hindi ka nakakulong? Kaming lahat nakakulong. Parang, iba na naman to, kinonsensya na naman ako. Yung mga mista ko talaga, nangongonsensya eh. So, one morning, nagtinda ako ng ano, ng shades. Nagtitinda ako ng shades sa Guadalupe. Tinda ako ng shades. D-Day na yon, D-Day. Ganon katuloy yung plano ko eh. Kasi alam ko naman lahat eh. Yung movement, yung galaw, yung time. Alam ko lahat. Tsaka matagal na nasa frame of mind ko yun. Nung kausap ko pa lang si Honasan sa barko, sinasabi ko na sa kanya, sir, why not? Target the government official kesa sa upakan mo ng involved mo sa damakal na tropa, and what for? So I wanted to prove my point. Yun. I wanted to prove my point. All of a sudden. So, nagtitinda ako ng shades. Kasi bumili ko ng pakyaw eh. Ng mga sunglasses. Tapos nun, nilatag ko na doon. Meron akong makeshift na parang ano roon. Na, ano tawag din, kulay blue. Na parang, di naman tarpaulin yun eh. Yung pang shelter, yung pinamtatakip sa tindahan pagka ano. At that time, maluwag sa ano, doon sa Guadalupe, doon sa pedestrian overpass, maluwag doon. Hindi pinagbabawal pa noon. Ang dami doon, kanya-kanya. Tapos iba, nagiiwan pa ng ano, ng makeshift na shelter. O iba, doon natutulog. Kasi araw-araw nandun nagtitindi.
So nakaano ako doon ng pwesto. Madali naman eh. You paid the person na nandoon to get the place. So, nandoon ako, tapos yung spotter ko, hindi ko sasabihin kung ano, galing Quezon City o galing sa norte o galing sa south. Basta nandoon ako, covered ko yung north and south, no? Itong government official na galing sa residence niya. Nandoon si Yankee, yung aking spotter, yung tauhan ko, pinag-usapan ko. So, ayan na. Sir, subject, positive, ayan na. En route, yun lang ang sinabi. Alam ko na yun kung ilang minuto. Gawin na natin, pati yung time, i-disguise ko ha. Isang oras. Isang oras, dadaan yun. Definitely dadaan yun sa akin. Alam ko yung sasakyan, alam ko yung plate number, alam ko lahat yung ano, yung detalye, yung kulay na sasakyan. Nag-i-stand out nga eh. Namumulaklak ng ano eh, ng antena eh. So, ayan na, alam ko yung time. Tinda-tinda pa rin. Pero nakanda na yung ano ko, yung bazooka. 90RR. Walang yang yan. Wala pang barit nun eh. Pero yung akin, maximum ano eh. Yung talagang is one hit eh. One hit. One hit, one vehicle. Oh. Everyone inside the vehicle. Sipin mo, gamitan mo ng ano, ng high explosive anti-tank na round. O de, nung tama na yung oras, ganun na ako. Biglang tumimbre yung ano eh, nung sinasight ko na. Ang bait ng langit talaga. Hindi ako, wala eh, inadya ako eh, talagang tinanggal ako doon sa ano. Tumawag sa radyo si ano, si General Canyeso. Tapos nun, Smurf Garfield. Mga ganun ang banat niya. Kasi yung call sign ko, Smurf eh. Tapos siya, Garfield. This one thing about call signs eh. Dati, mga call sign namin, ano, yung mga standard military na Spartacus, si General, si ano, Dagudag yun eh, Spartacus. Ako, Terminator eh. Tapos nun, si General Canyeso, kundi Tiger, Caesar. O nga, obvious ba? Caesar, pinakamataas. O di, obvious, di ba? Spartacus, tsaka Terminator, parehong killer. Parehong mga, kaya nga, iniba ko. Ginawa ko na lang, ano, yung cartoons na lang. Casper, Smurf, military pa nga yung Tindalo, Yakal, yung mga gano'n, Nara, yung matitigas na kahoy, ibig sabihin, tigasin itong mga to. Natuto ko kay Canyeso eh, kay Pilipino, ang banat niya. When the enemy is listening, hindi mo dapat gini-give away kung sino ka eh. O di, ako si Smurf, siya si Garfield, no? Minsan Casper, the friendly ghost, no? Minsan yung mga ano, yung mga comics character ba? Suma. Kaya nga, tumawag. Smurf, Garfield. I go, Roger, Garfield, Smurf. Ayun, ganun. Asan ka? Ganun sa akin. Tapos, Sir, Guadalupe, anong gawa mo dyan? Anong gawa mo dyan? Sir, enjoy ko yung view. Nagsasight na ako eh. Uupakan ko na talaga eh. Tapos nun, huwag mo na ituloy yan. Sabi ganun yung pala, yung driver niya, alam. Alam niya yung kilos ko eh. Kasi, ano eh. Alam niya yung preparasyon ko. Sinabi.
Tapos, itong si Pilipino, tumawag nga, sinabi sa akin, wag mo nang gawin dyan, wag mo nang gawin yan. Eh, na-monitor nila yung tawag sa akin ni Yankee. Sir, subject, positive, en route. Oh, yun. So, naisip niya, natutuhanin ko. And, tapos, nahiya naman ako sa kanya kasi nga, mabait naman sa akin eh. Tapos nun, basta, nahiya ako sa kanya. And then, Roger, sir, sabi ko. And then, hindi ko tinuloy. Nakagano na ako. Gano na ako. Nakasight na eh. Nihintay ko na lang lumapit pa eh. Kasi ang effective range, mga 300 meters eh. Upakan ko yan, siguro mga 50 hanggang 70 siguro, pwede na yan. Tapos pababa kasi, na kailangan pababa eh. Hindi dapat sa salamin eh. Dapat sa dashboard. Babasagin yung salamin ng round, tapos doon sa may dashboard para it has to hit something hard para mag-splatter yung Kasi yung bala noon Yan, patulis na ganyan yung Tapos noon rito, malaki na rito. Ito, dapat ma-UUP yan. So, pagka matigas yung tamaan yan, yan, and then it will create a superheated na para sumabog siyang ganun paloob. Kaya nga bubutas ng tangke yun eh, hindi sa loob yung sabog. Killing everyone inside. Ito, kotse lang naman to eh. So, ang intent ko, kung masyadong bumaba yung aim ko sa makina, tatama, baka sa ilalim ang sabog. Kaya dapat naka-angle ako na in such a way na do sa, ito yung salamin, dito banda sa may babang-baban, based ng salamin ba, para na, pasok pa rin doon sa loob ng sakyan. Sunog silang lahat doon. So, hindi natuloy eh. Kaya, buhay si government official. Buhay. Pati si, ewan ko si Mr. Uy o si Mr. Kuwa ang doon. Pero okay lang. Thank you, Lord, na hindi natuloy yon. Buti na lang tumawag si sir. Kasi kung natuloy yun, number 74. Talagang elusive yung 74 eh. Yung number 74, very elusive. Tapos, umalis na ako doon. And then, as if nothing happened. I wonder kung natuloy yun, Kasi maraming ginawa yung government official na yun, hindi tama eh. Kaya, but I could have done it, no? Nandun eh. Trigger na lang eh. A few seconds eh, to go. Identified ko na yung malayo, kitang-kita mo naman talaga yung sasakyan. Na malayo, nandun ka eh, nandun ka sa pedestrian lane eh. Dun sa overpass, kitang-kita mo talaga. Pero talagang God is in control. He was destined talaga. Or she was destined. to serve the country more years. Yun na lang. Swerte ni government official. May naiwan pa ba ako? Wala na, yun na yun. Ayaw ko i-detalye eh. Mahirap na eh. Baka mamaya makulong ako eh. Naghinip ka lang eh, nakulong ka, no? So yun yung isang yugto ng isang episode ng aking na experience na I'm not really proud of. Kasi it came to a point in my life na I really wanted to
to inflict that harm, no? Hindi nga lang harm eh, no? Talagang overkill eh. Sipin mo yung nadinig nyo na ba yung, di ba may guns for hire? Ako hindi guns for hire. Ano eh, bazooka for free, 90RR for free. Hindi for hire eh, for free. Sipin mo, ganun kalaki yung gagamitin mo. Wala pang CCTV kasi noon. Wala pang CCTV. Kaya andali, madaling mag-ano noon. Walang mga drone pa, walang ano. Very crude pa noon eh. Pero ngayon, mahirap gawin. Pero sa mga ano, members ng security detail, ng mga VIP, no? The best security pa rin is yourself, yung VIP mismo. Yun ang natutunan ko eh. The best security is yourself. Ilang tao lang nakakaalam kung, o baka ikaw lang ang nakakaalam, mas maganda, ikaw lang nakakaalam kung saan ka pupunta. Or yung aid mo. Because kung marami nakakaalam, madali kang pagplanuhan. Hindi ka sigurado dun sa loyalty. Kasi money talks eh. Minsan, nababayaran yung information. O kundi kaya, na re-retrieve yung information because of relationships. Kunyari, inuwento sa asawa, pupunta kami next week sa ano. Pupunta kami sa Bacolod. At tapos, nasabi kay asawa, kay Mrs. Marites, Mrs. Marites, kinuwento na sa buong barangay, kinuwento sa mga amiga. Tapos na naikwento somewhere and then nadinig. Ah, next week, nandun si presidente sa ano. Di ba? O nandun si secretary sa Bacolod o si BP. Kahit sinong official. So, you can just imagine, mas maganda talaga yung security mo, sarili mo. And then, para sa mga security people, mahirap mag-secure talaga sa isang determined na assassin. Yung determinado talaga, wala kayong ano, kahit may drone pa kayo, kahit may CCTV kayo, kahit diradyo kayo, wala, mamaniin kayo. Pagka-determinado yung ano, lalo na yung professional talaga, yung alam na alam, wala, iikutan lang kayo, tapos maupakan kayo. Tsaka ano, ang ano ngayon, yung ginagawa ng mga security ngayon, Wala yung ano. Ayan, merong bumabaril na 2 kilometer sa way eh. Di ba? Kaya, paano yun? Paano may kukover yung VIP mo kung kahit 1 kilometer away? Kalayo ng 1 kilometer away na tas nakabaret yung tao. Yung iba nga, ang style, ano na lang eh, magpapasabog na lang eh. Tumit may concern, wala siyang pakialam kung sino tamaan eh. Basta yung subject, yung VIP, nandun sa center ng blast. Damage talaga. Durog yun. Pagka ganun kalaki, overkill ba? Kaya, yung iba, ano, it's an art na uupakan niya sa kanya challenge eh, na yun lang ang yung target lang niya ang ano ang naka-contract ano sa kanya, walang iba, yun lang ang magaganon eh, magagaling yung ganon talaga mga professional, pero yung iba wala, bara-bara yung iba, kaya nga mahirap mag-secure ng VIP. So yung mga nakikita natin ng mga VIP security, akala natin ang gagaling, no. Hindi magaling. There was one time kunyari, no. This was after my masters na. Just to prove my point kasi yung sa security ng Ayala Center. Ano, sabi nila very secured daw yung Ayala Center. Meron pang mga, may mga guard ba? May mga electronic stuff pa silang ganyan device, ganun, test inspection pa. Sinabi ko sa manager, ang kaibigan ko. Sinabi ko sa manager, sige, subukan nyo ha,
tingnan nyo. Sama ka na lang sa akin, sabi yung ganun. Nagdala ako ng TNT. C4. Saka blasting cap. Nilagay ko sa sombrero ko, yung dito. Pinatong ko dito sa ulo ko. Pasok ako sa mall, nagdala ako ng bag. Yun yung in-inspect, nandun yung focus ng guard. Tapos, kinausap ko pa, in English-English ko pa. O de, syempre, de lalo siyang na ano, na nawala sa hulog. English-Englishin mo eh. Hey guard, would you kindly tell me where the, ganito, in English-English ko, habang in-inspect niya yung ano. Then, tapos nagbigay na instruction sa akin. Pasok ako sa mall. May dala akong C4 detonating blasting cap. So, I could have easily, diba? Tapos sumabog na siya. So, sa mga security people, isipin nyo, it's always the day of the jackal. Anything goes, anything can happen. Laging ganon. Dapat advance lagi thinking ninyo. Every day is the day of the jackal. Tapos tayong mga civilian, very hindi yung every time na nasa labas kayo, lagi kayo nag-i-scan na ganon, left right, para kang may radar ba, tapos nun, alam mo, nakaka-identify ka, parang robot ba, yung may nakita kang package na unattended, ayun, tapos may nakita kang tao na parang suspicious yung kilos, o di pagka nakita mo, nalakpasan mo natin, balikahan mo, tapos tignan mo lang siya ulit. Tapos ganun-ganun, scan-scan ka lang lagi. Imbis na nagse-cellphone ka, titingin-tingin ka ganyan. Mami, masasabugan ka, kunyari. If there really is a positive terrorist threat, which will, kunyari, target a populated area, a public area, delikado. So, you might as well help na monitoring yung mga movement ng ibang tao o whatever is nakikita mo physically. And then, pag may nakita, huwag kang mag-play hero. Lalapitan mo, kunyari may package na unattended, tapos pagbukas mo, sumabog, lo. Ayaw lang. Tawag ka kagad ng guard. Marami naman nag-roam na guard. So, ganun. Iba sa ating Pilipino, pagka nakita ang package na unattended, iuwi mo na kagad, di ba? Mali. I-assume na yan na naiwanan. Tapos, talagang iniwan. Kasi, kunyari, bomba. Ganon. So, again, best security is yourself and then assume that it is always the day of the jackal. Para there is no security against a determined assassin or a determined terrorist. So, what you can do is just stay alert lagi. At saka, pagka may pending na ganon, secure mo lagi yung position mo. In such a way na laging may nakaharang sa'yo. Saka sa pamilya mo. May nakaharang. A wall, or a planter, a box, o wag namang glass. Pagka sumabog yun, shattered glass, tatalsik sa'yo yun. Kaya mga tao rin. Ginawa pa shield, no, yung mga tao. No? So, it pays to be alert every time. Okay, so yun lang. Yun lang ang natatandaan ko sa panaginip ko. Panaginip talaga eh. Samang panaginip nun. Bad ako nun. Di naman natuloy, kaya okay pa rin eh. Mabay talaga si God. Mabay talaga. Okay, sige, maraming salamat. Enjoy your weekend. Maraming salamat. God bless everyone. Bye.